mga ka-amazing. New videos tayo and new updates mga ka-amazing. Dito ako ngayon sa Navotas area, sa shipyard mga ka-amazing. Andito rin mga ka-amazing ang Peña Francia 7. Redact po siya mga ka-amazing. Repairing ang Peña Francia 7. So mga ka-amazing, mamaya ay ipakikita ko sa inyo si Peña Francia 12, ang MD Bridget de Peña Francia 12 ng Star Road Shipping Lines. Mga ka-amazing, andito tayo ngayon sa Navotas area. Ito ay dry dock ng mga barko mga ka-amazing. Dito rin na nakatalaga si Peña Francia 7 para sa repair. Yun mga ka-amazing, ipakikita ko na sa inyo ang Peña Francia 12, ang bagong Star Horse Shipping Lines. Okay, ayan, let's get it on. Andito tayo ngayon sa Manila Bay mga ka-amazing, at dito rin nakaangkurahe ang Peña Francia 15. Ito mga ka-amazing, ang Peña Francia 15 ay nanggaling pa ng Korea, doon po ito binuo. So after niya mabuo, dinala naman dito sa Pilipinas. At andito nga siya sa Manila Bay mga ka-amazing. Inaabyad din ang kanyang papel para sa release. And after niya, pwede na siya pumunta ng Lucena Dalhousie Port. And syempre, habang nandito pa siya mga ka-amazing sa Manila Bay, pinagaganda pa ang Peña Francia 15. Dinadagdagan pa ito na isa pang story para sa mga mananakay o biyahero ay maging maalwal o komportable ang kanilang pagkilo sa loob dahil ito ay pinagaganda at pinalalaki pa. Kaya mga ka-amazing, kung ikaw man isang pasahero, may experience mo rin soon itong Peña Francia 15. At syempre, ang inyong lingkod na si Amazing Arob ay isa sa magpapaganda ng barkong ito. Lagyan ang pangalan, ang Star Horse name, and lalagyan din ang design ng loob nito. At ito mga ka-amazing, ang pilot and syempre yung reclining para sa mga pasahero. And syempre mga ka-amazing, maraming salamat sa mga panonood ninyo. At kung ikaw man ay bago sa aking channel, ay paki-subscribe na lang and syempre yung notification bell ay huwag mong kalimutang i-hit. At yun mga ka-amazing, maraming salamat sa panonood nyo and God bless sa inyo lahat.